Napakarami Pilipino hindi proud maging Pinoy. Sana Amerikano na lang daw sila. Eh, good luck. Pwede ba mangyari yan? Simple lang po yan. Ang ako naniniwala, ang ating pong ugali, nagsisimula yan, no? Simula ng pagkabata tayo. At yung tinatawag na disiplina, hindi po yan basta mga lalabas sa atin. Kung hindi po tayo, ano po, kung hindi tayo patriotic. Kasi napakasimple lang naman, dudumihan mo ba yung bayan mong pinakamamahal mong bayan? Dudumihan mo ba yung barangay mo na mahal mo? Simpleng-simpleng bagay. Parang bahay mo lang naman. Kung mahal mo yung bahay mo, bakit mo hindi lilinisin? Hayaan mo lang pang mabulok yan. Okay. So ako po, ang idol ko po si Rizal. Alam niyo po ba si Rizal? Siyempre, oh, lahat tayo kilala yan. Si Rizal po, nung siya po ay nabubuhay, siya, ang kanyang isip ay mahigit 100 taon ang advance sa kanyang kasabayan. Kumbaga yung sa henerasyon niya, siya ang pinaka-advance sa utak. Visionary po yan si Rizal. Alam niyo po ba kung bakit? Nung bata siya, 10 years old siya nun, sabi niya sa ate niya, Ate, alam mo ba, itatayo ang statwa ko sa bawat sulok ng Pilipinas. Sabi ng ate niya, Aba, naluloko ko na, Pepe. Imposible yan, 10 taon ka mo lang eh. Paano mangyayari yun? Basta. So ngayon po, hindi lang sa Pilipinas, may statwa si Rizal sa bawat sulok ng Pilipinas. Kahit sa ibang bansa po. Nakita niyo na po ba yan? Meron siya sa Amerika, sa Europe. So bata pa na siya, nakita niya na kung anong meron sa kanya. At alam niyo po ba bakit siya naging national hero? Sino po nakakaalam? Di ba nag-aaway lagi? Dapat si Bonifacio doon naging national hero kasi siya yung nakibaka, nakilaban, siya yung nakipaggera. Si Rizal, tumunga nga lang, nagsulat. Alam niyo po, simple lang naman yan eh. Naniniwala po ba kayo na si Rizal ay maliit, bukod po sa chick boy, no? Talagang po chick boy yan. Idol mo nga yan. Anyway, ang sinasabi ko po, alam niyo po ba height ni Rizal o anong height niya? Hindi, mas mataas ako po. Ikaw, Ian, anong height ni Rizal? 5'3". Hanggang dito ko lang po yun. Kung totoo siya, 5'7 na po ako eh. Pero kung titignan nyo siya, di ba, parang ang tangkat-tangkat niya tingnan. Alam niyo po ba sinong idol ni Rizal? Hitler. Wala po si Hitler noon at nachichismis nga po na anak niya ako si Hitler. Si Napoleon Bonaparte. Si Napoleon Bonaparte po ay 5'1 ang height. No? Pero bakit lahat ng statwa niya na sa kabayo? Kasi nung daw hinarap niya yung mga French army, nakatingala siya. Eh siya nga yung ano, yung pinaka-general. So ngayon, kailangan tingalain siya. So ang ginawa niya, sumakay siya sa kabayo. Anyway, sige po. Actually, mahaba ang diskusyonan kay Rizal. Ako po ay isang dreamer. Lahat po kayo dito ay naging dreamer. Tama po ba? Kaya po kayo naging kapitan dahil pinangarap niyo maging kapitan. Hindi naman siguro kayo tatakbo kayo. Hindi niyo pinangarap yan. Sige po. Diretso lang. Ayan, ako po ay nagtapos sa public school. So maraming salamat po sa gobyerno natin. Napakalaking bagay po na pinag-aral tayo ng ating gobyerno. Ano po nakikita niyo kakaiba dito sa picture na to? Ay nakatayo. At sino po yun? Okay. Mahusay po. Ako po talaga yan. I was 15 years old then. Tingnan na lang po natin ang kaibahan. Halimbawa, kayo po lahat yung mga taong yan. Si Kapitan 1, 2, 3, 4. At may isang kapitan na tumayo at naiba ang forma. Sino po mapapansin nyo? Yun siyempre, obviously yung tumayo. Sinong barangay yan? Si Barangay Z. And that makes it different. No? Mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo, dapat po lahat kayo
may personality and uniqueness. No, it doesn't mean Puerto Princesa is only one. Puerto Princesa is a lot of things. Mamaya, papaliwanag ko po. Next. Yan po, 1999, graduate po ako sa UP Diliman ng speech ko. I'm also a voice artist. I was a voice artist since I am 16 years old. Napakabata ako po. Pinangarap ko maging voice. Kasi po, nung bata ako, wala po kami TV, probinsyano po ako. Lumaki po ako sa bukid, hindi po halata. Pero totoo po yun, wala po. The only means of communication ay radio. Yan, sige. Ayan. Yan po yung mga ginawa ko. Sige ba? Sige ba? Do you still listen to radio drama? Siguro na abutan po ninyo na may nagre-radio drama. Alam niyo ba pag nagtotalk ako sa mga kabataan, sino nakikinig ng radio drama? Obviously, wala po nakikinig sa kanila dahil mga nag-Facebook kaya mga... Pero sabi ko, gusto niyo po bang makarinig ng live na radio drama? Ha? Gusto niyo po? Gusto niyo po? Oh, sige po. Sir, pakilakas lang yung microphone ko kasi medyo mahina. Alright! Since radio drama po siya, gusto ko po, pumikit kayo, mag-imagine po kayo. Huwag niyo po ako tingnan, yuko po kayo. Kasi pag tinignan niyo po ako, eh, medyo madidistract kayo. Yeah. Anyway, sige po, sisimula po. Go. Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubatan. Ah, Lolo! Sensya na po kayo, ah. Ito kasi ako, eh, laro ka naglaro dyan sa puno. Eh, yan tuloy, medyo ginabi na tayo. Sige po, Lolo. Magpahinga po muna tayo dun sa puno ng balite. Ah, sige ako. Pero wag mong gagalawin ang puno. Putulin ko po yung sanga ng puno, ha? Ito po! Ano po? Sabi ko sa'yo, huwag mong gagalawin yan, eh. Baka meron... services. Pero, ako po naniniwala that you can also brand your own barangay. No, pag sinabi mong, sapatos, ano ko na nyo naisip? Diba? Si Mayor Marites. Marikina. Ako, naniniwala ako may brand po kayo. Kasoy. Tama? Kasi sa totoo lang, sa kasoy po kayo nakilala. Pag sinabi mo, oy, galing Palawan yan, yung kasoy. Kasi wala naman po talagang, kumbaga, karamihan po ng mga, paborito ko po yung kasoy. Kaya alam ko po na halos karamihan po ng kasoy dito lang gagaling. Sige bro. Sige lang. Ang ano po, ang pag sinabing branding, halimbawa po sa tourism, ano po ba yung unang sumasagi sa isip ng mga hindi po taga rito, o taga Manila, na pupuntahan niya? Tuwing bakasyon.
Sino pong gusto mag ano? Ano po? Wale, beach. Ano mo lang muna iisip? Boracay. Number one po yan. Hindi po natin maaalis hanggang ngayon. Dahil halos kahit sa ibang bansa po, Boracay. Second, ano po yung second? Pwede po. Pero almost laging one lang po yung, number one po ang nasa isip ng tao. Halimbawa po, sapatos. Ano po yung una nyo nasa isip? Adidas, Nike, ano pa? Pero napakarami po brand ng sapatos, tama mo ba? Bakit yun po kagad ang nasa isip natin? Pag sinabi mo pantalon, ano po yung nasa isip nyo? Levi's. Tama. So, yun po. Pero bakit yun ang iniisip natin? Kasi lagi natin iniisip na ang branded, mas maganda dun sa hindi branded. Pero hindi po totoo yun. Yun po yun na, kumbaga, nagiging perception natin. So, kailangan yung perception po mag-iba. Kunwari, kasi karamihan, halimbawa, sa tondo. Kasi lang mong tondo, mga magulo, maraming squatter, mga haragan yung mga tao dyan. Hindi ko maintindihan, hindi nila maalis din yun. Kasi wala silang ginagawang pagbabago na para mawala yung image na yon. So ngayon, ito po ituturo natin. Sige. Ito po, may mga tao rin na, isipin nyo po ha, kung mapapansin nyo, may introduction AVP po ako. Hindi po ako kumpanya, hindi rin ako produkto. Pero meron po akong pinapakita sa inyo just to give you an idea ano po yung ginagawa ko. Tama po ba? So, in 3 minutes, kilala nyo na po agad ako. So, ang ibig sabihin lang po, kung ang individual na tao kaya gawin yun, kayo pa kaya isang buong barangay na merong pagmamalaki sa barangay nyo na kailangan ipakita sa buong mundo. No? Alam niyo po ba, di ba ang Boracay isang barangay lang? Sa Aklan, sa Katiklan? Katulad po nung nakarang election, napakarami pong mga individual na tao nagkaroon ng branding. Sige po, next na. Hindi ko na pwede discuss to dahil medyo mahaba. Alam niyo na po naman kung ano yung mga logo niya. Okay, speaking of logo, kayo po ba bawat barangay dito may logo? Oo nga. I mean, yes, it's a standard na sa gobyerno. Pero I strongly suggest that you create your own logo. Identity niyo po yan bawat isang barangay. No? Na hindi po ginaya, original. Kasi yung iba parang San Miguel, yung pinilitan, San Joaquin. Huwag po ganun. Kailangan talagang it's your own logo. Kung ano, usually kung ano po yung unique sa area nyo, yun yung ginagamit na logo. Pero gawin nyo po siya creative. Gamitin nyo po ang kabataan ninyo. No? Minsan, sabi ko nga po, kanina napansin ko, sabi ko, paiba-iba yung itsura ng daan dito. Alam nyo, sa daan nakikita kung maganda isang lugar. Maniniwala ka na. Yung main road pa lang, maganda na. Kasi sa China po, stay ako ng 1 month dyan. Alam nyo po ba, kung 200 kilometers mula po sa sinimula ko hanggang sa dulo, parehas pong itsura, may landscape pa sa gitna. At yung gilid, napakaganda po. So gawin nyo po ang uniform. Yan lang ang national highway ninyo. Iba yung ilang barangay na dinaanin yan. So maging isa po kayo para pag may turista kayo, wow, galing. Parang talaga nagkakaisa kayo, makikita nila. Tsaka, mamaya po, babalikan din natin yan. Yung logo po, yan, doon po lang po magsimula kayo. Then, hanggang sa mamaya, papaliwanag ko ano yung mga pwede nyo pang gawin. Next. Ito po, pakisulat lang po, mabilis lang po ito. Getting started, 7 steps to building your own barangay brand. Actually, ito pong barangay brand, ngayon wala naisip to. Yung konsepto nito. Kasi kayo po mismo, ilang barangay meron sa buong Pilipinas? At ilang barangay lang ang naririnig nyo na laging nababanggit? Tama po ba? Ilang po barangay dito sa Puerto Princesa? Ha? Wow.
66? Ganong karami. At nakikita ko po na parang karamihan po sa mga barangay dito ay parang unexplored pa talaga. Ilan lang yung mga nagagamit. Pero for sure, lahat po ng barangay dito, bawat isa may unique na katangian. At meron po pwedeng ipagmalaki sa mga turista. Kasi I can see Puerto Princesa and Palawan talaga mag-boom yan in 10 years time. So I'm giving you 10 years. So ngayon pa lang, katulad po na sinabi ng ating mahal na Mayora, ngayon pa lang, gawin nyo na po yung dapat nyong gawin. Kasi yan ang naging problema sa Pilipinas, ang urban planning. Hindi nila in-anticipate na lalaki ang populasyon. Kaya ang Maynila po ay isang nabubulok na lungsod. Kung pupunta kayo ng Maynila, lagi po ang sinasabi, imagine mo, the only tourist spot in Manila alone, which is, ano po yun? Ano po ang... Hindi po. Bukod po doon. Actually, tourist spot po siya, pero ano yung talagang pinagmamalaki ng Maynila? Intramuros. It is ironic that only in the Philippines, a tourist spot na sinabi pang heritage siya, meron po 80% po ng lugar na yon ay ano? Please? 80% po ay squatter. At magtaka kayo, bakit hindi nila mapaalis yung mga yun? Siyempre, importante, obviously. Pero nakakalungkot, ako po mahigit 20 bansa na po nakita ko. At wala ko nakikita ng squatter. Parang ganito lang po yan, nilagay mo yung squatter sa gitna ng, for example, sa Thailand, ng Royal ano Palace. May squatter. Hindi po ba nakakahiya yan? Iyon na nga lang eh. Malacanang. Anong katabi? Imbornal. No? Katabi, squatters area. Literal po yun. Nagtrabaho po kami ni Ian sa Malacanang. Papasok lahat ng tulay, may room nakatira sa ilalim. Anong klaseng gobyerno ang meron tayo kung yung palang seat of power mo, ganun na? Naniniwala po ba kayo na pwedeng baguhin yon? Di ba kaya-kaya naman eh. Hindi ko maintindihan bakit hindi nila magawa yon. No? Alam niyo po ba ang Pasig River? Pwedeng gawing tourist attraction yan, tourist spot. No? Maglagay ng ferry dyan, kumain, dinner, sa gabi. Halos lahat po ng bansan, ginagawa po yan. Kaya na lang ang hindi. Dahil, bago ka pala kumain, patay ka na sa baho. Naniniwala po ako kayang linisin yan. Tanggalin, ito nga sinasabi ko lagi, tanggalin mo lang squatter sa Maynila. Ang ganda-ganda ng Maynila. Naniniwala po kayo doon. Pero hindi po ako, wala pong kakayahan at power na gawin yun. Kumbaga, perspektibo lang po ng isang nagmamahal sa bayan. Sige po, ito po, number one, para sa ating paggawa ng barangay brand, number one po, brother. Number one, self-reflection. Minsan, kailangan alamin po natin kung anong meron tayo sa barangay. Huwag na po tayong tumingin sa iba. Tingnan nyo lang yung sarili nyo. No? Kayo mismo, alamin ninyo, gamitin nyo po yung mga kabataan, yung SK. Kami po ni Ian, yung grupo po namin, we have traveled around the country, literally mula Polo, yan, yeah, nang galing hanggang kaduluduluan ng saan ba tayo pare, Ilocos? Pagudpud. SK dyan, na po namin. So, alamin nyo po kung anong meron po sa inyo. Isulat nyo po. Ang importante po ha, sa lahat ng ginagawa po natin, documentation. Mula video, picture, sulat nyo po. Kung may ginawa kayo, gumawa kayo ng article. Huwag nyo pong hayaang dumaan lang yan at na hindi nakasulat. So, maghanap po kayo ng mga talents within your barangay. Napakarami pong kabataan ang interesadong mag-volunteer. Number one pong rule, sabi ko nga, I'm still a volunteer. What I'm doing here now is volunteerism po. Wala pong bayad at ang sabi ko nga po, marami rin po nawawala sa amin pag wala po kami dun sa mga opisina namin. Pero dahil po naniniwala kami na kami po nilang iyan, nung ganito pong klaseng to, eh kahit pa paano po may...